Thank you, Lord. At tayo po ay nakatapos na naman sa isang napakabanal na gawain. Tayo po ay nakapag-pray na naman. Imagine, lumapit tayo sa Supreme God. Imagine that. At yung ating mga maliliit na mga konteksto, context o sitwasyon, problema, sakit, kayang-kaya po yan ng ating Diyos na lumikha ng lahat ng planets, ng Milky Way, ng universe, ng lahat ng stars. Basta Lord, mga kapatid, just trust the Lord with all our hearts. Amen po. Ngayong gabi, meron na po tayong 678 shares. Praise God po. Napakarami na po nito. Opening pa lang, 678 shares na agad. At meron tayong kasama sa linya natin na 187 active viewers. Praise the Lord po. At kung titingnan ko, habang tinitingnan ko po ang ating pong monitor, napakarami ang kasama natin. Puro amen ang sinasabi. Nakakatuwa. Ang daming nagko-comment dito ng mga pangalan, nagme-mention. Grabe mga kapatid. Salamat sa Diyos dahil ang internet ay ginagamit ng Diyos. Maging ang internet ay sa Diyos yan mga kapatid. Yan po ay pwedeng magamit sa mabuti, pwedeng magamit sa masama. Pero tayo, ginagamit natin ang internet, ang Facebook na ito para sa kaluwalhatian ng Diyos na buhay, para ma-expound natin ang mga katwiran, mga kaisipan ng Diyos at makatulong tayo sa panahon ng pandemic na ito. Ito po ang ating ito po yung ating ayuda sa mga tao. Amen po. So guys, tayo po ay magsisimula na po ng dahan-dahan. It's already 8:17 at nawa ay samahan tayo ng Diyos ngayong gabi, mga kapatid. Ang atin pong passage ay nasa, umaandar na po tayo, 1 Samuel chapter 2 verses 27 to 36. Chapter 2 verses 27 to 36. Okay po, hayaan niyo pong basahin ko muna ito ha. At anyway, may magandang oras pa naman tayo. Basahin ko po ang verse 27. Ang sabi dito, now a man of God came to Eli and said to him. May dumating na man of God. Ito po isang propeta. Hindi po binanggit ang pangalan. Lumapit kay Eli. Si Eli po, ito po yung priest. Okay po. At itong si Eli ay may mga anak na pari din. Pero itong si Eli ay pabayang ama at ang kanyang anak naman ay mga masasama. Ito dumating na yung prophet at ang sabi ng prophet sa kanya, this is what the Lord says, Eli, did I not clearly reveal myself to your ancestors' family when they were in Egypt under Pharaoh? 'Di ba nagpakita ako sa iyo, Eli, sabi ng prophet. Remember, ang prophet, tagapagsalita ng Diyos yan. Mouthpiece of God. Sabi ng 28, I chose your ancestor. Ang tinutukoy niya po dyan ay si Aaron. Out of all the tribes of Israel to be my priest. To go up to my altar, to burn incense, and to wear an ephod in my presence. I also gave your ancestors' family all the food offerings presented by the Israelites. Makikita naman natin dito ang mga privileges ng isang pare, ng isang high priest during that time. Why do you scorn my sacrifice and offering that I prescribed for my dwelling? And why do you honor your sons more than me by fattening yourselves on the choice parts of every offering made by my people Israel? Ayan po ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng prophet. Yan po yung mga sumbat, ano po, yung mga tanong ng Panginoon. Pagdating sa 30, therefore, ito na po yung judgment ni Lord through the prophet. Therefore, the Lord, the God of Israel declares, I promise that members of your family would minister before me forever. But now, the Lord declares, far be it from me. Hindi na yan mangyayari. Okay, sinuspend na ni Lord. Those who honor me, I will honor. But those who despise me, I will be disdained. Yung mga nag-honor sa akin, yung lang aking i-honor. The time is coming when I will cut short your strength and the strength of your priestly house so that no one in it will reach old age. And you will, hindi na sila tatanda, ibig sabihin. And you will see distress in my dwelling. Although good will be done to Israel, no one in your family line will ever reach
old age, wala nang tatanda. In short, every one of you that I do not cut off from serving at my altar, I will spare only to destroy your sight and sap your strength, and your and all your descendants will die in the prime of life. Ibig sabihin, maagang mamamatay ang lahi ni Eli. And what happens to your two sons, Hophni and Phinehas, will be a sign to you. Yung mangyayari sa iyo, mga anak, yan ay palatandaan. They will both die on the same day. Grabe po yun. I will raise up for myself a priest, a faithful priest, who will do according to what is in my heart. At ang tinutukoy naman dito ay si Samuel. And I will firmly establish his priestly house, and they will minister before my anointed one always. Then everyone left in your family line will come and bow down before him for a piece of silver and a loaf of bread and plead, appoint me to some priestly office so I can have food to eat. Darating ang panahon na kayo maghihirap. So mga kapatid, amen. Nabasa na po natin ano po yung pong ilang mga Bible verses mula sa 27 hanggang 36. At kung titingnan nyo po ang NIV, ang segment title niya ay Prophecy Against the House of Eli. Tama po. Talagang ito'y hula, mga hula na laban sa pamilya ni Eli. At yun naman talaga ang ating mababasa dito. So mga kapatid, ngayong gabi ay maganda po ang ating pag-aaralan, mga kapatid. So itong binasa natin para lang talagang lalo nyong maramdaman, magandang sabihin ko sa inyo yung background, sandali, na ang mga anak ni Eli ay pagkasasama. Yan po ay, kung babalikan nyo po ang talatang 22 hanggang 25, 22 to 25, makikita nyo doon kung gaano kasama ang mga anak ni Eli. Kaya pagdating sa 27, okay, mula sa 22 hanggang 26, ipinakita doon ang kasamaan ng mga anak ni Eli. Pagdating sa 27 hanggang 36, eto na po, dumating ang man of God at sinabi na sa kanya ang mga judgment ng ating Diyos. Kaya nga ang pamagat po niyan ay prophecy against the house of Eli. So mga kapatid, dahil dito sa kondisyon na masama na nangyayari, hindi sa labas ng templo, kundi mismo sa loob ng templo. Very contradicting, ano po? Ang kasamaan ay nagaganap, mga kapatid, mismo sa loob ng templo. Kumbaga sa modern time, ang corruption ay nasa loob ng church. Napakatindi po niyan. At ito, mga kapatid, ay hindi pwedeng ipikit ng Diyos ang kanyang mata. Idiomatic expression lang po yan dahil ang Diyos ay walang mata. Pero ang punto lang, hindi pwedeng pabayaan ng Diyos ang ganyang sitwasyon. At dito, mga kapatid, ay makikita natin, mga kapatiran, na yung Diyos na supreme ay offended. At dahil dito ay sinabi niya ang kanyang mga kahatulan, ang kanyang mga sumpa. So ngayong gabi, mga kapatid, napakatindi po ng ating pag-aaralan. Pinamagatan ko po na be conscious that God is supreme, the blesser as well as the cursor, fear Him. Ulitin ko po ang pag-uusapan natin, yung pinaka-gist ng ating pag-aaralan, and the rest are only elaboration. Ang sabi ko rito, dapat tayo ay maging conscious, parang aware ka dapat na ang Diyos ay supreme. Di ba nauso yung supremo? Lagi ko naririnig yan eh. Supremo, supremo. May mga t-shirt pa na nakalagay, supremo. Sa pag-aaralan natin, gusto kong ipakita sa inyo na ang Diyos ang supremo. At dahil ang Diyos ang supremo, mga kapatid, siya ang nagpapala, siya yung blesser, siya yung provider, siya yung endower, mga kapatid. Siya po at siya rin po ang pwedeng magbigay ng sumpa. Kaya mga kapatid, ang pinaka-challenge ko dito ay matakot tayo kay Lord. Alam nyo mga kapatid, may mga naririnig ako minsan na pag nagpipreach daw ako, parang nananakot ako. Eh talaga namang dapat tayong matakot. Sa totoo lang, talagang
Kaya maganda yung dinadissect natin ng Bible, kasi ang dala nito sa iyo ay takot. Kasi pag nawala na ang takot mo sa Diyos, ibang problem, malaki, malalim na ang problema mo. Pag wala ka ng kasi pag ang Diyos na ang hindi mo kinatakutan, wala ka ng katatakutan. Kasi yung Diyos supreme yun, pinakamataas yun, yun ang binangga mo. Wala ka ng katatakutan. Kaya nga dapat mga kapatid, pero kapag tayo ay sa Diyos matatakutin, halos mga kapatid, magiging maayos tayo sa sanlibutan na ito. Ang question ko ngayong gabi ay ganire. Why do we need to be conscious that God as the supreme being can bless and can curse? Ang aking tatahakin ay bakit dapat tayong maging conscious na ang Diyos ay pwedeng magpala, pwede rin siyang magsumpa sa atin. Ito po'y nanggaling lang sa aking exegesis na ginawa, sa aking pag-aaral, sa aking pagbabasa. Hindi yan basta-basta hinugot sa internet. Lahat po ng ating pagtuturo gabi-gabi ay yan po ay original. Hindi po yung mga topic na yan ay talagang galing po yan sa isang malalim na pagsasaliksik o pagpipray, paghahanap ng kalooban ng Diyos. So mga kapatid, ang unang punto ko ay ganito, as supreme being, He chose and blessed the family of Eli. Ang Diyos bilang supremo, Siya ang pumili at Siya ang nagpala sa pamilya ni Eli. Yan ay makikita natin sa talatang 27. Ang sabi dyan, Now a man of God came to Eli and said to him, This is what the Lord says, Did I not clearly reveal myself to your ancestors' family when they were in Egypt under Pharaoh? I chose, yun na po, I chose your ancestor out of all the tribes of Israel to be my priest, to go up to my altar, etc. So mga kapatid, andun yung pagpili. Ang Diyos bilang supreme, Siya pumipili, hindi ang tao. Kaya mahirap pong banggain ang doctrine of election. Ang Diyos ang pumipili. Ang Diyos ang nag-handpick yung mga judges. Chosen by God yun, mga kapatid. Itong si Aaron, kasi ito pong si Eli, yan po ay galing sa pamilya ni Aaron. Yan mga kapatid. Pero bilang mga pinili, meron ditong mga dagdag na pagtuturo na dapat din nating maintindihan sa ating modern times na ang mga pinili ng Diyos ay may mga privileges. Sa puntahan muna natin itong talata, ha? Bago na natin dalhin sa buhay natin sa modern times. Pero magbibigay ako ng impresyon sa inyo, mga kapatid, na ang mga pinili, ang mga at pinagpala ay may mga privileges. Tingnan niyo po mga kapatid. Una, ang sabi niya po diyan sa talatang 28, ang sabi diyan, kayo ay pinili ko, ikaw Eli, pinili ko to be my priest. My priest, yung pronoun na yon mga kapatid, yung personal pronoun, napakahalaga po ng to be my priest. Hindi ka pari ng mga tao, Eli. Pari kita. Yan po ang gusto kong madiinan. Pangalawa, sabi niya, to go up to my altar. Yan po ang privilege. Yan po yung responsibility. Ikaw ang naatasan na pumunta sa altar. Hindi pwedeng ang layman, hindi pwedeng kung sino-sino lang, ikaw ang naatasan na aking pari at ikaw ang pupunta sa aking altar. Nakalagay doon, my priest, my altar. Kasi during that time, maraming altar. Ang mga tao, para sa panahon natin, maraming altars ngayon. Pero ang nandun ay Diyos-Diyosan, nakadipa, nakaganon, kulay pula, kulay itim, nilalagyan ng kandila para magliwanag, samantalang ang Diyos ay hindi kailangan ng kandila. Dahil Siya ang liwanag actually. So mga kapatiran, ang ganda po ng ibinigay na privileges ng Diyos, ng Supreme God, kay Eli, ikaw ay aking pari. Ikaw yung pupunta sa aking altar. Ikaw yung magbe-burn ng incense, ng insenso. Nakaamoy na ba kayo ng insenso? Ako po'y sawa dyan sa pag-amoy ng insenso nung araw, nung ako po ay sakristan pa lang. Nung ako'y sakristan. Tinaganyan po yan ng priest.
At sa ating panahon, gusto kong idagdag agad na ang insenso, ang equivalent po niyan ay panalangin. Na kapag ang insenso, yung amoy ay naaamoy ng Diyos, ang Diyos ay natutuwa, nagagalak, nasisiyahan. Ganun daw, sa panahon natin, ang equivalent ng incense ay prayer. Kaya dapat wala nang nag-iinsenso ngayon. Pero sa panahon natin, may mga gumagamit pa rin ng insenso. Wala na po yan. Binigyan na po yan ng kahulugan sa panahon natin. Ang kahulugan ng insenso ay panalangin. Kaya every time we pray, we close our eyes, we worship the Lord, we intercede, wow! God is glorified. Na-smell niya ang aroma ng ating panalangin. Number four, to wear an ipod. Ang ipod, mga kapatid, ay pagpapakita ng dignity, pagpapakita ng holiness, ng righteousness of God. Kapatid, hindi lahat ay nakapagsuod ng ipod noon. Kayo lang, Eli. Ikaw at ang iyong mga anak. The last but not the least, kayo ay nandyan to receive the food offerings presented by the Israelites. Kaya busog sila eh. Dahil ang handog ng mga tao na ibibigay sa Diyos, pagkatapos nilang maibigay sa Diyos yun, sila nang kakain nun. Itong mga anak ni Eli, ayaw ihandog muna sa Diyos. Gusto nila hilaw, sila nang kakain, at dinidisregard nila ang ating Panginoon. Mga kapatid, the point is this. Bilang isang supreme being, siya ang pumipili. At siya ang nagpapala sa pamilya ni Eli. At siya rin ang nagbigay ng mga privileges. Ginawa silang pari, sila ang nagdadala sa altar ng mga offering. Sila ang nagbe-burn ng incense, sila ang may suot ng ipod upang ipakita ang dignity, ang holiness. Sila tumatanggap ng mga offerings presented by the Israelites para dalhin sa altar ng Panginoon. And after that, sila na, mga kapatid. Pero, matandaan niyo po yung context. Ha? Ang context nito, sila ay confronted by the man of God, yung propeta. Sinasabi sa kanya, niri-remind si Eli, bakit kayo naging ganyan? Bakit kayo naging masama? Kayo'y pinili at binigyan kayo ng mga special responsibilities and special privileges. Pangalawa, a supreme being, he can question the accountable Eli. Kaya pagdating sa 29, why do you scorn my sacrifice? Number two, why do you honor your sons more than me? Wow, those questions are solid questions. But hey, let me tell you something. Alam niyo mga kapatid, kung kasamaan lang sa templo, hindi si Eli ang pinakamasama. Ang masama ay ang kanyang mga anak. Pero siya ang accountable. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito, itong aking itinuturong ito. Grabe pala ito. Kaya dapat pala naiintindihan nyo ang mga pastor ng church. Kapag ang pastor ng church ay sumasaway, wag gawin yan, dapat ganito, ganyan, makikinig po tayo. Kasi siya yung accountable. Ito yung nakikita ko dito. Mga kapatiran, ang tunay na may kasalanan ay si Hophni at Pinihas. How come that God did not confronted those children? Why God confronted Eli instead? Because he is the high priest. He is the accountable. Mga kapatid, marami na tayong matututunan dyan. Kaya yung mga magulang natin, susundin nyo po, mga anak. Kasi silang accountable. Sa church natin, si pastor. Talagang accountable po yan. Kung naniniwala kayo sa Bible. Unless meron kayong ibang paniniwala. I don't know. Pero kayo bahala. Kung ako sa inyo, abay sasama ako sa absolute word of God. Mabuti na ang sigurado. Kaya pag may mga authorities, mga especially spiritual authorities, mga kapatid, hindi kayo malalayo sa kalooban ng Diyos kapag andyan ang inyong submission. For the Lord, mga kapatid. Iba na yung sigurado. Iba na yung tayo ay nakalinya sa sinasabi ng kataas-taasan. Mahirap po mag-deviate. Delikado po yun. Delicates po yun. So mga kapatid ha, binibigyan ko lang ng pansin, bakit si Eli ang kinonfront? Dahil siyang accountable. Ang sabi niya ni, why do you scorn my sacrifice? Bakit mo binababoy ang aking sakripisyo? Ang totoo nun yung kanyang mga anak ang nagbababoy.
Imagine mga kapatid, pati yung mga katulong na babae dun sa entrada ng temple, ginagamit nila. Grabe po yun. Naging temple prostitutes na. Porque sila ang nasa poder. Porque sila ang mga propeta doon, ang mga priest doon. Matataas ang katungkulan. Anak ng high priest. Nagagawa nila yon. Galit ang Diyos. God, the supreme God, was offended during that time. At ang sabi niya, at ang sabi pa ng Diyos, mga, tingnan niyo po itong turo na ito. Why do you honor your sons more than me? Grabe po yun. Kapag pala pumayag ka sa iyong mga anak, inaccommodate mo yung mga anak mo na kahit mali na sila ay okay lang. Ang Diyos pala ang ating winawalang kwenta. Hindi. Ang Diyos pala ang winawalang kwenta natin. Yan ang sabi dito, mga kapatid, unless hindi nyo nababasa. Pero ang sabi po dyan, mga kapatid, maliwanag po yung sinasabi ng talata eh. Sa talatang, sabi sa 29, why do you scorn my sacrifice and offering that I prescribed for my dwelling? And why do you honor your sons more than me by fattening yourselves on the choice parts of every offering made by my people Israel? Kahit makalimutan nyo ng iba, please focus on the word, why do you honor your sons more than me? Kaya mga kapatid, napaka-importante sa servant of God na si Lord ang piniplease niya. Hindi ang mga tao, hindi ang mga tao sa paligid niya, kundi ang Diyos. Kaya pag ang pastor ay nagpastor, ang una mong iisipin, ikaw ay priest of God. Ikaw ay pastor of God. Hindi ka pastor ng mga tao. Pastor ka ng Diyos. Ikaw yung speaker ng Diyos sa mga tao. Sasabihin mo sa kanila, oy mga kapatid, ito yung sinasabi ng Diyos. Dahil ako'y tagapagsalita ng Diyos, hindi mo sila ipi-please. Ngayon mga kapatid, marami talagang preacher, pastor, mga kapatid, dahil bayaran sila. Hindi sila makasalita ng masakit. Dahil gusto nilang ma-please ang mga nagbibigay ng pera sa kanila. Dahil yun ang kanilang ino-honor more than God. Kaya tingnan niyo po nangyayari sa mga churches ngayon. Compromise dito, compromise doon. Kahit dalawang asawa, basta't malaki, binibigay sa simbahan, ayos na rin dahil sa pera. Mga kapatid, napakahalaga nitong pinag-aaralan natin ito. Number three, a supreme being, he can curse the wicked men in the temple. Ito ang mabigat. Ano ang tingin natin sa Diyos? Ano ipinapakita ko sa inyo ngayon? Ano ang ating tema? Be conscious that God is supreme. Now, kapag supreme siya, magagawa niya ang lahat. Pwede siyang pumili. Pangalawa, pwede siyang magpala. Pangatlo, pwede siyang mag-interrogate. Hindi pwedeng mapigilan siya. Eh, supreme nga siya eh. Meron bang mga off-limits sa isang supreme? Pati ang diablo, kaya niyang itaboy, kaya niyang palayasin, kaya niyang patigilin, kaya niyang paandarin. Because God is God, God is supreme. Huwag niyong iisipin na laging ang Diyos at ang diablo'y nag-aaway. Huwag niyong iisipin ganon. Magkaaway lang sila sa principle. Pero tatandaan niyo po, hindi kayang lumaban ng diablo sa Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Takot, sa totoo lang, ang diablo sa Panginoon. Makikiusap pa yan. Pwede bang dito na kami sa mga baboy? Remember in the New Testament, maraming nagtuturo na ang Diyos daw po at ang Diablo nag-aaway. No match, mga kapatid. Kumbaga sa boxing, ako ba lalaban kay Pacquiao? No match. Hihipan lang ako ni Pacquiao, tulog na po ako. Isang suntok lang sa akin, the place pa, tulog na agad ako. No match, mga kapatid. Same thing with God. Huwag niyong gawing equal footing ang Diyos at ang Diablo. God is what? What is my topic? God is supreme, not Satan. God is supreme. At bilang isang supreme na Diyos, mga kapatid, matindi ang ginawa niya nito. Kaya niyang isumpa ang masasamang tao doon sa templo. Kaya tingnan niyo, mga kapatid, I'll give you 4 points. Number one, sa verse 30 to 36, sabi ko dyan, your family, ang sabi ng propeta ha, sa kanya, your family would not minister to me anymore. Far be it from me, sabi ng Panginoon. Remember ha, ang Diyos ang nagsasalita sa pamamagitan ng propeta. At ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta sa talatang 30, ang babasahin ko, therefore the Lord, the God of Israel declares, eto ang deklarasyon ng Diyos,
I promised that members of your family, Eli, would minister before me forever. But now, the Lord declares, far be it from me. Dahil sa kasamaan ninyo, those who honor me, I will honor. But those who despise me will be disdained. Grabe po yun. Grabe po yun, mga kapatid. Yung magpapahalaga sa akin, papahalagahan ko. Yung magpaparangal sa akin, pararangalan ko. Yung iriregard ako, iriregard ko. Mga kapatid, dyan pa lang malulula na po kayo sa katotohanang binabanggit ko dyan sa talatang 30. Alam nyo kung kayo po'y namumulot ng katotohanan ngayong gabi, ayan po, I am pinpointing ito yun. Walang, hindi yan kwentong kutsero, hindi yan kwentong barbero, salita na ng Diyos ang kaharap natin, mga kapatid. At ang Diyos ay committed sa kanyang salita. Alam nyo, parang covenant lang yan. Kapag nagkaroon ng treaty, ang Amerika at ang Paris, ang Amerika at ang Pilipinas, hindi yan mabubura, mga kapatid. Yung treaty na yan ay intact. Ang Diyos ay may treaty sa atin. Basahin nyo sa Biblia and you will know God's mind through the Word of God. Ang Bible ang ating final court of appeal. Yan na lang ang kaisa-isa nating pundasyon sa buhay na ito, mga kapatid. Alam nyo, sa totoo lang, yung nagsasabing kilala niya ang Diyos, buhay ang Diyos, mahal niya ang Diyos, kung wala kayo sa Bible, forget it. Because you will never know Him apart from the Word of God. Ano ka, titingala na lang? Wala kang babasahin? Wala kang pakikinggan? Titingala ka lang? Subukan nyo nga tumingala lang. Kung wala tayong Bible preaching gabi-gabi, do you think you will know God? Kung nagkikwento na ako dito ng mga kwento, pakanta ako ng pakanta dito, nag-i-entertain ako, do you think you will know God? Without expounding, mga kapatid, hinahalukay natin ang Word of God, every chapter, every verse, every line. Do you think you will know God? No, you will never know God. Ang magiging Diyos natin, yung Diyos ng isip natin. Maling-mali yun. Kailangan natin ng pag-aaral. Kay balikan ko to, mga kapatid. Yung pangatlo kong sagot, as Supreme God, He can curse the wicked men in the temple. Kayang-kaya niyang isumpa. Ang sabi niya, mga kapatid, hindi na kayo magmi-minister sa akin. Ito pa mabigat. Talatang 31-33. I will cut short your strength and your priestly house so that no one will reach old age. In short, mga kapatid, hindi niya lang sinabing, hindi na kayo, hindi, yung pamilya mo ay ano na, burado na yan sa akin. Burado na yung pamilya mo. Yung magiging, hindi na yung lahi mo, yung mga anak-anak mo, wala na yan. Hindi na yan magiging priest. Hindi na yan magiging priest, ang sabi ng Panginoon. Wala na yan sa akin. Dahil hindi niyo ako pinahalagan. Pangalawa, in short, ang sabi, itong pangalawa, 31 to 33, ang punto ko lang dyan, hindi na kayo tatanda. Mamamatay kayo. Nang maaga, sabi diyan, I will cut short your strength and your priestly house so that no one in it will reach old age. Anong ibig sabihin? E di, maagang mamamatay. Mga kapatid, totoo yan. Totoo yan. Nangyari yan sa kanyang mga anak. Nangyari po yan. Sa mga susunod na gabi, pag-aaralan po natin yan. But mga kapatid, gusto ko lang isabihin sa inyong lahat. Yung sinasabi niyang, you will not minister to me anymore. Alam niyo ba yung sumunod na mga priest? Ibang ano na, ibang kumbaga sa panahon natin, ibang apelyido na. Hindi na po si Eli, kundi ang pangalan po ay Zadok. Pag-aaralan din po natin in the next few months or weeks. Tapos ang sabi rin sa 34, your children will both die on the same day and that is a sign. Ito yung isang palatandaan ang sabi niya, ha? Ang mga anak mo ay kapwa mamamatay ng sabay sa loob ng isang araw. Nasa chapter 2 tayo, di po ba ngayon? Sa chapter 4, makikita po natin yan. Pag-aaralan po natin yan. Sa chapter 4 po yun. And the last but not the least, 36, poverty will overtake you. Tingnan nyo, mga kapatid, sa 36. Then everyone left in your family line will come and bow down before him for a piece of silver and a loaf of bread and plead, appoint me to some priestly office so I can have food to eat. Ayan, nakikiusap na. Baka pwedeng gawin ulit akong pare. Magkaroon ako ng, dahil alam nila ang
Kapag sila naging priest, meron silang mga tinatawag na privileges. Dati, kumakain sila ng masarap na masarap, ayan po. Pero ngayon, ang sabi dyan, makikiusap sila sa isang loaf of bread. Isang loaf of bread. Makikiusap. Samantalang dati, sawa-sawa, buhay mayaman. Ngayon, makikiusap sila. Yan ang tinatawag kong curse. Baka marami sa atin, mga kapatid, ang nagtataka, why did Pastor Jim say that God will curse you? Do you think God has the capacity to curse? Yes! Tingnan nyo po, sabi niya, ang mga anak mo, Eli, sa isang araw parehong mamamatay. Hindi ba yan sumpa? Huwag nyo sabihin pagpapala po yan. Aalisin ko na ang priestly office sa inyo. Pagpapala ba yan? Di ba sumpa yan? Wala na kayong tatanda, hindi na kayo tatanda. Bakit? Mamamatay kayong bata. Pagpapala ba yan? Maraming nagre-reklamo dito sa mga gatong pag-aaral. Parang nagugulat sila doon sa aking topic na yon. Kasi ang problema po, marami talagang mga tao ang hindi pamilyar sa Bible. Kaya kung ano-ano na lang ang naiisip nila, akala nila ang Diyos ay laging mabuti. Mabuti talaga ang Diyos. Pero that's one side of the coin. There is other side. Kaya nga, expound the Bible, read the Bible, study the Bible, meditate the Bible, and you will see the God of the Bible. Anong topic natin? Be conscious that God is supreme. Pag supreme, ibig sabihin, walang off-limits. Kaya niyang gawin niyang lahat. Pwede niyang mag-bless, pwede niyang pumili, pwede rin magsumpa, especially ang mga wicked, yung related. Yung isusumpa niya siyempre, yung mga taong masama. Pag ikay mabuti, wala kang dapat katakutan. Parang kay Duterte, mga kapatid, kung ikay hindi nagdodroga, wala kang dapat katakutan. Kumbaga sa Diyos, kung sa Diyos, kung ikay mabait, talagang follower ka ni Lord, wala kang dapat katakutan. Wala talaga. Palaging kaya mong harapin ang kahit na sino. Kahit pandemic, kahit na ang mga, kahit na itong virus na ito. Kaya mo lahat yan. Now, let me give you my summary. As God is supreme of all, He is free to do whatever is necessary for His creation based on His wisdom and knowledge. Tama. Bilang supremo siya, pinakamatayog yan eh. Malaya siyang magagawa niya ang lahat-lahat sa kanyang mga creation na siyempre batay naman sa kanyang wisdom, knowledge, and holiness. Mali po yung ang Diyos kayang magsinungaling kasi kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Hindi po. Pag sinabi kong kaya niyang gawin ang lahat ng bagay sa kalooban ng kanyang kalikasan. Parang isda, kaya niyang lahat gawin doon sa ocean. Kaya niyang mag-circus, pwede niyang tumigil, o pwede siyang matulog, pwede siyang magpahinga, pwede siyang manghabol, o pwede siyang magtago. Lahat magagawa niya sa konteksto ng kanyang nature. Pero pag nilagay mo yan sa pangpang, mamamatay. Recommendation number one. Accept this God of the Bible and relate with Him. Yan ang aking unang-unang pakiusap. Recommendation. Kumbaga sa doktor, ito ang aking prescription. Kapatid, tanggapin mo na yung Diyos ng Biblia, hindi yung Diyos ng isip mo. Kung Diyos lang ng isip natin na hindi bunga ng pag-aaral ng Bible, maliligaw tayo. Baka mamaya, akala mo, yung Diyos ay kinikilala mo. Pero mamaya, ang Diyos pala'y ikaw. Kasi ikaw na susunod. Ito gagawin ko, itong kailangan ko, itong gusto ko, itong papuntahan ko. Kayo na, may mga naririnig ako na, dapat daw magpakayaman ka muna at nang maaga ka mag-retire. Diyos ka ba? Palagay mo, bakit kaya mo bang tumanda? Wala nakakaalam kung tatanda pa tayo. Guys, God is in control of everything. Gawin mo naman siyang supremo. Huwag mong isipin na ikaw may hawak ng buhay mo. Mali, maling mali. Dapat every day, Lord, buhayin niyo po ako. Lord, sana po makatapos ako. Lord, sana makapagtrabaho ko. Laging sandal. Dahil siya nga ang supreme. Ikaw ba ang supreme? Ang Diyos. So accept this God of the Bible and relate with Him. To accept Him is so deep for me. To relate with Him is so deep. Because guys, yung pakikipag-relate, nga sa aso, talagang kikilalanin ka niyan eh. Talagang aalimin mo ang gusto niya eh. Talagang
lalaruin mo yung aso na yan eh, para lang makarelate ka sa kanya. Bigyan mo ng pagkait na, na same, eh, dito God, we're talking about the supreme God. My goodness. Ibang usapan po yan. Number two, as chosen people, we have privileges and responsibilities to keep. Tama. Kung talagang ikaw ay pinili ng Diyos, meron ka mga privileges. Pero at the same time, may mga responsibilities to keep. Tama. Huwag tayong tumulad sa mga anak ni Eli o sa pamilya ni Eli na porke sila po ay mga pare, buhay mayaman. Kung anong ugali nila doon para silang mga hindi espiritual, para silang mga tao na wala doon sa loob ng kampamento ng kabanalan ng Diyos. They were in the temple of the Lord, but they forgot the Lord of the temple. That's very hard truth. Pero totoo po yan. Maraming ganyan, ha, mga kapatid. Marami akong kilalang ganyan, nasa simbahan ng Diyos, pero nalilimutan nila ang Diyos ng simbahan. Nasa simbahan, nagpe-Facebook, nagpe-preach na si pastor. Wala. Yung iba nagkakantahan, hay na, siya. Nakatingin lang, wala, walang, parang hindi aware. I pray na magising tayo sa turo na ito. Some of the people are in the temple of the Lord, but they forgot the Lord of the temple. Guys, we need this teaching always. As chosen people, yes, pinili ka, yes. Pero kapatid, greater responsibilities yan. Mabuti pang hindi ka nakakilala sa Diyos. Mabuti pang hindi ka pinili. Kung ikaw naman ay pinili, pero ikay abusado, ikaw ay pasaway, hindi mataas ka, hindi ka tumutulong, wala kang pakialam sa gawain ng Diyos. Ganyan ba yung biyahing langit? Mga kapatiran, yan ba yung biyahing langit? Ang biyahing langit, pabuti ng pabuti, pabait ng pabait. Magalang yan. Eh, biyahing langit yan eh. Masunurin yan, palabigay yan. Yan ay nagmamahal sa Diyos. Mahal niya ang gawain, mahal niya ang Bible preaching. Sumusuporta yan. Iba yan, iba ang mga tao. Ang alam ko ha, iba ang ugali ng mga taong biyahing langit. Yan ang alam ko, mga kapatiran. Ewan ko kung ano ang alam niyo, mga kapatid. Pero ang taong biyahing langit, iba po yan. Iba ang kanta niyan. Iba yan. Iba ugali niyan, mga kapatid. Number three, knowing God, who God is, keep the fear of God in our hearts. Knowing who God is, na ngayong malaman natin yung Diyos na siya pala'y supreme. Abay, takot. Dapat takot. Takot, mga kapatid. Ang takot ang pasimula ng wisdom. Takot, mga kapatid. Ang takot ay napakahalaga. Pag nawala na ang takot, mga kapatid, bababuyin mo na ang mga bagay-bagay tungkol sa Diyos. Mahalaga po yan, mga kapatiran. Let us disseminate this because many people are ignorant about God. So mga kapatid, tulong-tulong tayo. Tamang ginagawa natin. May nagpipreach, may nagsishare. May nagpipreach, mayroong nag-i-invite. May nagpipreach, may nagpipray na sana'y maraming umattend o makakilala o makarinig ng salita ng Diyos. Why? Because many people are ignorant about God. They do not know that God is supreme. Alam nyo, mga kapatid, ngayong panahong ito, oras na to, maraming tao ngayon, ang paniniwala nila, ang supreme ngayon ay hindi na ang Diyos. Ang supreme ngayon ay coronavirus. Nagkakandara pa ang mga tao para sa vaccine. Talagang nag-aagawan, mga kapatid. Nag-aagawan. Pero mga kapatid, hindi ang vaccine ang aking paniniwala na magliligtas sa atin sa coronavirus, ang Diyos pa rin. Dahil ang dami kong strong evidence, katuturok lang. After a week, patay. Oh, may vaccine na yun, mga kapatid. I have a strong case on that. Hindi ko sinasabing huwag na tayo magpaturok ng vaccine. You may, if you want to. Kung gusto mo talaga, no problem with me. But trust the Lord who is supreme. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Manalangin tayo. Heavenly Father, salamat po sa inyong
panahon na ibinigay sa amin, sa dalagin ko po na ako'y naging pagpapala, ang salita mo'y na-expound ng tama. Sana po'y nakapagsalita ako ng tama, hindi kulang, hindi sobra, hindi kita na ipahiya, hindi kita na ibaba, hindi kita na dishonor, kundi na-present kita sa mga taong nakikinig sa atin gabi-gabi nang may kataasan at katayugan at kagalingan. Kayo ang aming Supreme God. Saludo kami sa inyo, Panginoon. Patawad. Matatakot kami sa inyo habang kami nabubuhay. Na kapag kayo na nagsalita, dapat kaming makinig. Dapat kaming umayos. Dahil Diyos po kayo. Pag hindi namin kayo ginalang, wala na kaming igagalang. Ay, Panginoon, patawad po. Mga kapatiran, sumaatin ng Ama, Anak at Banal na Espiritu ngayon, bukas at magpakailanman. In Jesus' name we pray, Amen at Amen. Salamat sa ating Panginoon. Mga kapatiran, salamat sa ating Panginoon. Ngayong gabi, nakatapos na naman po si Pastor Jim. Praise God po. Praise God po. Napakarami pong nag-shares. Wow! 842. Wow! Malapit na po ito sa 900, mga kapatid. Ilang araw na lang, aabuti na po natin ang 900 shares. Nakaka-bless, mga kapatid. Nakakatuwa, nakaka-encourage. At nagkaroon tayo ng 259 active viewers. Parang anniversary na po natin to. Itong gabi na to. 259. Minsan may isang cellphone na dalawa nanonood, tatlo. So marami po tayong tagapakinig. Kagabi, kanina po, tiningnan ko po yung nakinig kagabi sa atin, 2,800. Grabe po. Thousands of people are listening to our preaching every night. Every night, ha? Napaka-rare po niyan. Hindi pa yan nangyari sa aking buhay. Ever since. For the last 30 years ng aking pagpapastor, ngayon lang po ako nakaranas ng ganito. Hindi po namin ito napag-aralan sa Bible school. Wala ka rin libro na mababasa regarding this. Itong nangyayaring ito ng pandemic, gabi-gabi. That's baloney, mga kapatid. Dati, once a week na preaching, isang midweek worship and prayer meeting, tapos. Hallelujah! Salamat sa ating Panginoon. So mga kapatid, hanggang dito na lang po si Pastor Jim. By the way, kung kayo po ay bago, gusto nyo mag-aral, pumunta po kayo sa aming post, makikita nyo yung See More, pindutin nyo po yon, makikita nyo po doon ang link para makapag-enroll po kayo sa aming libreng pagtuturo sa mga baguhan. Huwag lang pa kayo makinig, mag-engage po kayo sa mga small group Bible studies. Isa pa po, mga kapatid, baka gusto nyo tumulong sa gawain ng Diyos, financially, pwede po kayong mag-chat kay Miss Lisa Aquino para po magbigay ng tulong sa gawain. Marami po tayong sinusuportahang pastor sa iba't ibang panig ng Pilipinas na may mga pamilya din po. Makakatulong po kayo, mga kapatid. Okay po, napakahalaga po niyan at yan po ay pagsama, yan po ay pagpapakumbaba, yan po ay pagpapailalim sa kalooban ng Diyos. At ang Diyos po ay nangako na pagpapalain niya tayo. Hindi niya sasabing salamat. Ang sabi niya, I will bless you. Yan po ang sabi ng Diyos. So hindi sayang. Pero huwag niyo pong hangarin yung blessing na yon. Basta pagtulong. Dahil hanggat pinagpapala tayo ng Diyos, magpapala tayo sa gawain. Ganyan lang po ang buhay natin. Give and take lang po tayo. So mga kapatid, kung kayo po gustong tumulong, please notify Sister Lisa Aquino para mabigyan ho kayo ng official receipt. Para alam nyo na yung inyong itinulong ay nakarating sa gawain ng Panginoon. Para walang corruption. Yan po. Mahalaga po yan. At meron po kami inilunsan na isang gawain, tinatawag po naming skippers. Ang skippers po ay naglalayon na mag-skip ng isang meal para po sa ating online preaching. So meron po akong pinili na 21 solid members ng CBC. Dahil tatlong kain isang araw, so tatlo po yan. Times 7, so 21. So meron akong 21 na tao na kasamahan natin sa church na nag-i-skip ng isang tanghalian o isang hapunan para lang suportahan po nila itong aking ginagawa na pagtuturo sa inyo gabi-gabi. Ang problema po, may mga nagsabi na gusto rin pong mag-join. Kaya nakabuo kami ng another set. Kaya praise God po. Meron na po tayong dalawang tao na nagpapakagutom ng almusal o kahit tanghalian para lang masiguro natin ang tagumpay ng ating Bible preaching gabi-gabi. At dama ko po ang puwersa ng inyong mga panalangin.
Salamat po. Ganyan lang talaga ang gawain. May nagsasalita, may mga nagbibigay ng pagpapala sa nagsasalita. Tumutulong, prayerfully, fasting, ganda-ganda po. You know, God is really, really glorified during this pandemic. Sa panahon ng pandemic, dito po lumabas ang aroma ng City Bible Church. Salamat po kay Jesus Christ. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Good night po. Maranata. Shalom, mga kapatid. Good night. Pray bago po kayo matulog. Padalamang reflections kung kayo pinagpala ng ating Panginoon. Tatandaan niyo po mga kapatid, 2,000 namamatay kada segundo. Kaya make Jesus the supreme God in your life. Good night! City.